Nandito lang ako sa kwarto namin. Mag-home quarantine. Sige. Nga, kailangan ko rin ng rest. Dahil humihingal nga ako kada konting kilos. So, hindi na naman ako. Sabi nila, pag may kuliti ka lagi, may hinado talaga immunity mo. Immunity system. So, yun, ganun ako. Pag may kagabi, binigyan ako ng oxygen kasi parang hindi talaga ako makahinga. So, nung binigyan ako ng oxygen, nakahinga na ako sa ilong. So, nakakakuha ako ng air, tapos na-inhale ko yung oxygen. So, kaya, parang okay-okay na ako. 1 hour. Takot kung may COVID-19 ka, no? Kasi yung mga papainin lang sa yung robot, yung parang may pneumonia. Kasi may pneumonia yung linaw para sa akin. Siyempre, pag hindi ka na gumagaling doon, baksik talaga yung virus. Kasi para COVID-19 na yun. Eh, nirelease naman ako kasi naging outpatients na ako kasi okay na nga ako doon sa oxygen. Kumbaga, obserbahan mo na sa 3 days, magkaroon ng improvement sa mga gamot na ipinigay sa akin. Papakita ko sa inyo yan. So, medyo maputla tayo. Kasi, minsan magka-fever, minsan hindi. Minsan nauubo. Pag umubo ako, may lumalabas naman na natin. No? So, okay na rin yun kasi kahit paano, di ba? Nalalabas yung ating phlegm sa ating baga. So, medyo hinihingal ako sa hinihirapang humiya rin. Sasita ako. Ayun, nakatapos sa akin yung ventilador. Kasi super init po ngayon, guys. Iniisip ko na baka nakuha ko to sa hininga ng barangay tawag na pumunta dito. Kasi nireklamo ko yung aking neighbor. Yung mga anak kasi niya naglalaro. Ilang araw na lagi naglalaro yung dyan sa gilid namin kalsada. Tapos si inaawat na nila Kuya Jaime ng aking neighbor na isa nakatabi rin namin plus ako ang asawa ko pero ayaw nilang tumigil. So sabi ko HOA president na lang ang tawagin ko para sila ay kausapin. Tapos ano eh, kasi nagreklamo, sabihin ako, dati isang dyan yung HOA president. Hindi ko naman pinararating sa barangay pa. Kasi hanggat maaari, sa home owners muna, makausap sila. Eba, pumunta ba naman dito yung barangay tanod? Sila pa ang tumawag ng tanod. At sinabi sa akin yung tanod, pinatok ako sa gate namin. At sinisigawan ako na kakasuhan daw ako ng libel case sa pag-FB post. Sabi ko, anong FB post? Asan yung proof nyo? Aba, wala naman palang proof na imaibigay. Ako pa nagpangita ng proof. Ang sabi ko, wala akong FB post kahit tignan mo yung FB ko. Naka-messenger chat. Asan yung FB post na sinasabi niya na ako raw nagsasabi na may COVID-19 yung anak niya. O di kaya yung nag-react sa aking tanong. Na, ang tanong, ang reaction na, kasi ang tanong ko, sino ba ang HOA president dito ng Santo Cristo? Ito, makikita niyo yan.
Ayan. Sino ba? HOA president na Santo Cristo. Kasi naglalaro dito yung mga anak niya. No? Ayan. Tapos eh, sabi ko, baka ano ng virus maka-create, eh mamaya kumalat pa. Diba? So, isa kasi, yung virus, hindi siya, ano, ano ng symptoms. Minsan wala kang symptoms, pero may virus ka na pala. O, hindi ba? Eh, hinahinihat ako kasi ako yung diabetes. So, pwede yung posible. At mahina yung aking immunity. Ako na nagsasabi sa inyo, ever since when I was child, ganun. Pag ako nagsasabi, sa isang taon, ilang beses ako nilalagnat. Naka-fever, ubo, sikot. Common na virus yun. No? Kasi nga, pag ako manabahinga, ako nagbit ako sipon, pag ako naubuhan, kasi, ano na yun, mga ilang within a day, magkakaroon ako ng ubo. So, pag may makatabi lang ako, may sipon, kahit hindi ako nababahinga, no? Hindi ako naubuhan, kahit naubos yun to sa sarili niyong bangko, eh, syempre, yung ayaw. Kasi sa bisina, ganun na nabubon ako eh. Nakaroon ng virus yung bubusin po yung katabi ko. Wala, yun naman sa akin. Pati ako, magkakaroon na rin. Mga within a day din yun. Mga virus, parang kumakalat lang sa bisina namin. Kaya, yung barangay tanod na to, may mask siya, pero nasa baba. Tama ka yun. At pinagbibinta ka pa na may nagkakalat ko ni anak niya. Anak mo, kapit may nalang may virus, may COVID-19. May mali pala yung nakuha niya, Jesus. Kaya, binabaliktad pa niya. Sabi pa niya, kapag insecure daw, pwede na raw lumabas mga tao, kahit mga bata. So, ta naman, COVID-19 sa lugar namin. Masasabi niya ba yun? Na wala naman ito sa kapatis. Eh ako nga eh, na-stress ako sa kanila. Na-amoy ko yung hiningan ng barangay Tanod eh. Na iba amoy. Nalanghap ko eh. Eh nalabas ako, nawala rin ako mas. Eh, kasi nandun naman ako sa gate namin. Eh hindi nga ako pag may kasi may tindahan din ako dito, hindi nga ako nagbebenta yung ano pang palagi. Kahit tanongin mo yung kapit, bumibili sa akin. Bihira lang ako yung mapapalabas ko ang gawa. Nasa CR yung ano ko. Kasi nga, naibuy ko ma-expose masyado sa tao. Kasi alam ko naman yung sarili ko eh. Mahina yung immunity system ko. May sabi ito parang yung tanod eh. Gisig ko naman, pwede na lumabas. Kahit mga bata, pwede maglaro. Pinapayagan naman ang magulang. Eh, bakit? Sinasabi pa. Social distancing. Sa mga palengke lang daw yun. Grocery, bangko, sa mga mall. Tama ba yun? Sa subdivision mo, may ikaw, nananahimik ka sa bahay. Pero yung mga kapitbahay mo, may mga naglalang pinapalagod yung mga anak nila. Ay, pag nagkaroon naman sa akin, wala na ako pala kung sila yung maghihirap. Pag ako nila na nila o hindi. Ako nakakaano. Baka karoon sila ng virus. Huwag ang dumikit sa akin. Kulit pa rin eh. Eh, mag-alagala pa yung anak niya. Diba? So, silang barangay tayo. Tapos ang pinatakot pa nila, baka doon yung anak nila, kunin ng barangay. Eh, sino ba nagpa-barangay? Sila naman. Sila. Eh, hindi pa ako nag-barangay o kumuha lang sila nakakilala ng nila ng barangay tayo. Tapos nagwawala yung nanay.
sabi ko, pinapasa ko sa iyo yan. Sino ang sabing isa sa anak mo, Meko? O ikaw marunong makaintindi ng Tagalog. Tagalog naman yung sinabi. Wala naman. Kasi nga kaya ang test, diba? Kaya nga, kahit wala ang COVID, mag-avoid. So, mag-avoid mo yung magpupuntuan kayo. Kahawakan. Mga chika-chika na. Social distancing. Bakit pa sinasabi pa yun? Kung hindi pa rin din pala nakakahawin, kung tikit-tikit kayo, naglalaro kayo, hindi mo kayo magkakahawakan. Kaya kung ang total din, isipin sa mga face-to-face class, ako ng number one yan. Ayoko ng face-to-face kasi as a mother, makikita mo rin yung anak mo na ma-expose sa maraming at kahit may social distancing dyan. Pwedeng paglabas niya, tikit-tikit sila. Who knows? Kung sino may COVID-19 or may virus sa kanila. Samantala ng Friday, okay pa ako. Kapunta pa ako ng municipio, TSWD, pero yung Barangay Kanod dito, walang mas. May mas na sa baba. Hindi naman tama yung nagsasalita siya. Kahit isipin daw wala naman COVID-19. Kasi siya tagod pa siya kung saan siya siyempre nakikisala mo. Maring wala siyang symptoms pero baka may virus na rin yung bunga nga niya, di ba? O ay nalanghap ko. Natanong sa doktor yun kasi hindi. Ang sabi na nasa ako, nag-alit ako ng gusto. Kasi masama nga ako nag-alit ng gusto. At hindi na malaki na yung anak kong pinatay. Hindi na ako masyado nag-alit yan. Ayaw ko nga nag-alit kasi hindi nga ako nagkakasakit. Nag-alit kasi hindi yung pataas yung buho. Mainis ka, masak, may stress ka. Pag stress ka, sakit. Yan lang guys. Ingat tayo sa mga nakakausap natin. Pwede naman tayo magreklamo kung talagang naglalaro yung mga bata sa paligid na nakakaistorbo. Pwede lalo na ngayon COVID case. Napakaluwag nila. Ilang ma-advise ko, no? At kayo, mag-comment kayo, tama ba yung ginawa ng tanod dito. Sige po, hanggang dito na lang guys. So, maraming salamat sa panunood. Ingat po tayo guys, para hindi kayo matulad sa